Guys, alam nyo para ma-enjoy natin yung Halloween, magkwento tayo nakakatakot. Oo yan, sige, tama yun. Nakakatakot? Ano tayo magkwentuhan na nakakatakot kung takot ka sa nakakatakot? Pwet. Para nga hindi tayo ma-board eh. Anong gusto mong gawin natin? Pwet. Kumain. Ha, kaya nataba. Baka nataba. Pwet. Alam nyo, umpisa na natin. Umpisa mo na rin. Ha? Ba't ako? Hindi nga ako marunong magkwento niyan. Si Paul na lang. Ha? Ako pa nga? Si Tuko na lang. Pwet. Ha? Ba't ako? Si RJ marunong dyan eh. Ako na naman. Eh, ikaw lang naman nakakaranas sa amin ng kakaiba. Pwet. Sige na, magkukwento na ako. So guys, so ganito yung kwento ko. Kasi nung third year high school ako, kasama ako sa Boy Scout noon. May event kami sa isang bundok. So magta-traverse kami doon. So tatlong grupo kami noon. So nung isa nauna nang umalis. So pangalawang grupo ako. May compass sila, may map sila. So hanapin nila yung mga coordinates na nakadikit sa mga puno or sa poste. Tapos doon doon yung way namin palabas ng bundok. So kami, tatlong grupo, kanya-kanya kami. So at one point, nagkasalubong kami kasi hindi na namin makita yung mga coordinates. So tapos biglang may naririnig kaming mga babaeng nag-iiyawan, nagsisigawan, yung parang masaya, parang may party. Kasi sa bundok na yun, sa baba nung dagat. So expected namin may mga resorts, nagpa-party. So ayun, so hindi namin makita talaga yung mga coordinates. So nag-decide kaming as one group, yung tatlong team na yun, nag-decide kami as a one group na magsama-sama na lang kami. At ginawa namin, susundan na lang namin yung mga naririnig naming mga nag-iiyawan na tao. Actually, mga babae nga yun eh. Puro, mostly babae yung mga nag-iiyawan. So, pinakinggan namin. So, nagta-traverse na kami, pinapakinggan namin. Tapos, mga 15 minutes, wala pa kami nakikitang cliff na mag-guide sa amin papunta sa baba. Nasaan ba itong mga babae na to? Yung mga tao na to? Bakit wala pa tayo nakikita? So, nag-emergency call na kami. Sigaw namin, Echo Mama. Echo Mama, Echo Mama. Para marinig kami ng scoutmaster namin. Tapos, sakto, yung isang scoutmaster sa amin, hinahanap na kami kasi 30 minutes na daw kami nawawala na dapat nandun na kami sa campsite. So, sakto, sumisigaw kami ng Echo Mama, narinig ng scoutmaster namin. Sabi niya sa amin, narinig niya kami, so nag-ano siya ulit, bumalik siya sa campsite at hinahanap kami. Ay, kumuha pala siya ng tulong sa other scoutmasters. Hindi kumuha siya ng equipment, ganyan. So pagdating, luckily, nasave kami. Pagbalik namin sa campsite kasama ng scoutmaster, sinabi sa amin, alam niyo ba guys, napakalayo niyo sa mga ruta na ginawa namin. 30 minutes kayong nawala, dapat nakabalik na kayo kanina pa. Tapos sinabi nga sa amin ng scoutmaster na nawawala daw kami. So sinabi namin na may mga naririnig kami mga babae o kaya mga tao nagsasaya. Tapos bigla sabi sa amin, guys, alam niyo bang walang beach resort dito o kung ano man. Tayo lang nandito. Kaya yun, di namin alam tuloy kung anong magiging reaction namin. Lorenzo, paingingan ko o ano? Pre, okay ka lang? Ah, ay, o nga pala ko yung RJ, wait lang. Guys? Ah! 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 Ah!
Shit! 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 Tara. Ah! Story, sayo ba itong mga to? Takot pala yung mga blanco.